Magandang umaga po. Good morning po sa lahat. Ngayon po, magluluto po ako ng estopado. Papakita ko po sa inyo kung paano ako magluto ng estopado. Dika. Ngayon naman po, ito po ang ating sangkap sa ating pagluluto. Papakita ko sa inyo kung paano aking mga ingredients. Cooking oil, coconut, salt, nor, seasoning, pineapple crush, pineapple juice, pepper, laurel, konting sugar po, at saka pineapple juice. Meron po tayong tinatad na bawang. Yan na po, ipapakita ko po sa inyo kung paano po ang aking paggawa ng estopado. Ito po ang ating baboy. Liempo po siya. Ngayon, pwede rin pong gamitin natin kung wala po kayo, kung ayaw nyo po ng liempo, pwede rin po yung pata ng baboy na iliit-liit lang natin. So, start na po tayo. Paano paggawa? Una po, imamarinate muna po natin ang ating karni uli. Katulad po ng nasabi ko, ako po kasi hindi nagme-measure. Nagtatantsa lang po ako. Ayan. Depende po sa inyo kung ano yung sukat nyo sa inyong timpla. Ngayon po, isasama po natin ang ating sugar. Paminta. Bawang. Konting tubig, laurel, ayan, tapos po halu-haluin po natin siya ang ating karne, yan po. Kulang pa po siya ng konti sa ating toyo. Maganda po yung magkulay siya maging, para maging brown pag atin po siyang pinirito. Tapos lagyan po siya natin ng konting pampalasa para lalong lumasa ang ating karne. Hayaan muna po natin siya ng nakababad. Yung iba po, nilalagay po nila sa, gabi po nila ginagawa, tapos ilalagay muna po nila sa rep ng magdamag. Pero kung nagmamadali naman po tayo, as a working mom, pwede na rin po. Lutuin naman kaagad. Nasa kung paano naman po lutuin para mapasarap. May iba po kasi mga mamis dyan, nagtatrabaho, nagmamadali. So, kahit hindi na po natin ibabad ng magdamag. Pero mas masarap po kung talaga nakababad siya na magdamag, nakamarinate siya magdamag, tatatak po ang timpla. Katapos po ilalagay nila sa rep ng magdamag. Pero kung busy po tayo, ayun. Ngayon po, ayan. Ito na po ang ating natimplahang liempo.
po, naibabad ko na po. Ayan. Medyo tumalab na po yung ating timpla. Ibubuhos po natin siya sa strainer, tapos sasalain po natin yung sabaw. Ayan. Nababad na po siya. Kung hahawakan po natin ang ating pagkain, siguraduhin po natin malinis na malinis ang ating mga kamay para po hindi siya magkaroon ng bakterya. Awa naman po ng Diyos. Yun nga po. Anuin ko muna po siya para medyo ano ng konti. Ayan. Patitiktikin po natin siya. Tanggalin po natin lahat para hindi po siya masyadong ano. Ayan. Gagawin lang po natin, ihiwalay po natin yung bawang para mamaya yun po ang ating pimpiprito. Ayan. Tumalab na po yan, yung ating timpla. Sa mga nagmamadali po, hindi na po kaya, hindi, ibabad lang po ng mga ilang minuto para po siya tumalab. Para pumula po ang ating karne. Yan po siya. Siguraduhin po natin nakahiwalay ang ating bawang. Ayan. Sabaw lang muna po yung kukunin natin yung sarsa. Yan. Ayan na po ang ating karne. Ito po, nakahiwalay ang ating bawang. Sa pagsasala po natin, nakahiwalay. Ayan po ang ating sarsa. Magiging sarsa natin, ayan po. Ngayon po, gagawin natin, ito po natin siya ng konti para maging siya brown. Ibabrown po natin siya, ipiprito po natin siya after po natin siyang kanguin. Sa pagluluto po, I love cooking. I love cooking po talaga. Mas masarap po kasi yung lutong bahay talaga kesa bumibili sa labas. Kahit konti lang po, at least mapapasayahin niyo yung pamilya niyo, mga mahal niyo sa buhay, masarap kumain. Natutuwa po ako pagka nabubusog yung aking pamilya. Ibabrown lang po natin ang ating karne. Ayan, habang pinababrown ko po, pinipin po natin ang ating karne. Naglilinis muna po tayo ng ating kasangkapan. Ako po kasi ang style ko, kapag nagluluto po ako, gusto ko pagkatapos ng aking niluto, tapos na rin ang aking kusina. Ayoko po na naglilinis ng marumi ang ating paligid.
tinawag nga po akong babae, ang babaeng walang kapaguran. All around po. Kapag nanay ka, gagawin mo lahat. Magulang ka na. Ikaw na lahat ang gagawa ng mga gawain. Ngayon po, papakita ko na po sa inyo kung paano natin gagawin yung procedure na pangatlo. Ito po, sinala po natin siya kanina at hiniwalay yung karne. Yung pong ating mga bawang at sangkap na nakahiwalay, ipiprito po natin siya. Iprito po natin siya ng separate. Ibabrown po natin siya. Ang ating pong bawang, tatandaan po natin, lagi po natin siyang ibabrown para masarap po yung ating niluluto. Kasi pagka po hindi natin siya binrown at puti po rin po siya, magiging sariwa po yung lasa ng ating niluluto ulit. Ayan. Ibabrown po natin siya. Sarap po talaga kasing magluto. Ako, I love cooking po talaga. Hindi naman po sa pag-inarte. Mas masarap po kasi talaga yung kahit paano nagluluto ka sa bahay. At the same time, pinoprotektahan mo rin yung pamilya mo. Hindi naman po sa nag-inarte ako sa labas na kung ano. Kasi, na-experience ko po one time. Ando po ako sa Quezon City. Siguro dahil nagtitipid ako kumain po ako sa isang karinderya. Katapos ko pong kumain, sa totoo lang, sumakit po yung tiyan ko. Kaya magmula noon, nagtanda po ako. Kahit ano na lang, ako ang nagluluto. Kasi yung, hindi po natin alam yung sa labas kung paano nila niluluto at yung bakterya. Ngayon po ito. Naprito na po ang ating bawang. Yung timpla po natin kanina, isasama na po natin itong ating itinirik. Ayan. Ito po yung ating finished product na pinirito. Isama po natin siya. Kasama po natin siya, haluhaluin lang ang tumalagi ang ating lasa. Katapos po, yung kanina po na kinala natin, ibubuhos na po natin siya. Ayan. Bubuhos na po natin yung ating kinalang salsa kanina. Katapos po, isasama po natin ang ating pineapple juice at pineapple crush. Palambutin po natin siya sa pamamagitan ng pineapple juice at pineapple crush. Pati po yung ating kaninang salsang hiniwalay. Tatakpan muna po natin siya hanggang lumambot. Ngayon po, papakita ko na po sa inyo kung paano natin gagawin yung procedure na pangatlo. Ito po, sinala po natin siya kanina at hiniwalay yung karne. Yung pong ating mga bawang at sangkap na nakahiwalay, ipiprito po natin siya.
Iprito po natin siya ng separate. Iba brown po natin siya. Ang ating pong bawang, tatandaan po natin, lagi po natin siyang iba brown para masarap po yung ating niluluto. Kasi pagka po hindi natin siya bin brown at puti po rin po siya, magiging sariwa po yung lasa ng ating niluluto ulit. Iba brown po natin siya. Sarap po talaga kasing magluto. Ako, I love cooking po talaga. Hindi naman po sa pag-inarte. Mas masarap po kasi talaga yung kahit pa paano nagluluto ka sa bahay. At the same time, pinoprotektahan mo rin yung pamilya mo. Hindi naman po sa nag-inarte ako sa labas na o kung ano. Kasi na-experience ko po one time. Ando po ako sa Quezon City. Siguro dahil nagtitipid ako o ano, kumain po ako sa isang karinderya. Katapos ko pong kumain, sa totoo lang, sumakit na sumakit po yung tiyang ko. Kaya magmula noon, nagtanda po ako. Kahit ano na lang, ako ang nagluluto. Kasi yung hindi po natin alam yung sa labas kung paano nila niluluto at yung bakterya. Ngayon po ito. Naprito na po ang ating bawang. Yung timpla po natin kanina, isasama na po natin itong ating itinerate. Ayan. Ito po yung ating finished product na pinirito. Isama po natin siya. Kasama po natin siya, haluhaluin lang. Ang tumalag yung ating lasa. Katapos po, yung kanina po na sinaala natin, ibubuhos na po natin siya. Ayan. Bubuhos na po natin yung ating sinalang sa kanina. Katapos po, isasama po natin ang ating pineapple juice at pineapple crush. Palambutin po natin siya sa pamamagitan ng pineapple juice at pineapple crush. Pati po yung ating kaninang salsang hiniwalay. Natakpan na muna po natin siya hanggang lumambot. Ayan. Ito na po ang ating finished product. Gagawin lang po natin, malapot na po ang ating sarsa, ilalagay lang po natin siya sa taas. Ayan, ating finished product. Look at my estopado liempo. Ito na po ang aking finished product, estopadong liempo. Sana po nakatulong kahit papano. Maraming salamat po sa uulitin na panonood. Bye bye. God bless us all.